Disclaimer, this short film is just for entertainment only. Alright class, tomorrow is Friday and it is the 13th day of the month. So as part of our UCSB discussion, I would have to ask all of you to conduct a research about the lore and beliefs surrounding the day and the number. Do you understand what to do? Sir, yes sir! Okay everyone, class is dismissed. See you tomorrow and have a nice day. Ate, ano yung sinesearch mo? Ah, assignment namin to sa UCSB. Tungkol saan yan, te? Tungkol sa Friday the 13th. Ate, totoo bang malas ang number 13? Narinig ko kasi dati kay mama yan eh. Nung nagpapagawa siya ng hagdan natin, sabi niya, huwag daw papaabutin ng 13 yung steps. Kasi, malas daw. Aba, malay ko! Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga pamahiin eh. Pero according dito sa research ko, marami daw mga bagay na masama ang related sa number 13. Ito, si Judas daw. Yung 13th apostle. Tapos, yung mga pangalan ng mga serial killer sa Amerika, may 13 letters sa pangalan. Gaya ni... Jeffrey Dahmer. Ano ba yan? Hala, ate. Coincidence lang kaya yun? Buti na lang 12 letters yung akin. Ate, 13 letters yung pangalan mo. Tingnan mo, Bella, 5 letters na. Antonino, 8 letters na. Hala ate, 13 letters yung pangalan mo. Naku ate ha, baka maging serial killer ka rin. Tigilan mo ako, Jonah. Baka maging killer din ako. Masasakal kita dyan eh. Mama, oh! Si ate, sasakalin daw ako! Oh, huwag kayong mag-away. Tigilan niyo yan, ha? Mama, malas na araw ba yung Friday the 13th? Di ko masabi. Kasi hindi naman ako lumalabas pag Biyernes 13 eh. Kasi, umiiwas ako sa malas. Eh di malas nga, Mama. Iniiwasan mo eh. Alam niyo namang mapamahiin ako, di ba? Pero tandaan niyo, tayo rin nagmagawa ng malas at swerte sa buhay natin. Oh, kita mo, Jonah? May mga gawa pa tayo para hindi tayo malasin. Hindi rin naman masama kung mag-iingat tayo, di ba? Kaya kayo, mag-iingat kayo. Huwag kayong padalos-dalos ang kilos. Baka madisgrasya kayo. Biyernes 13 bukas. Ate, ano pa ba yung mga bagay na ni-research mo? Na-research ko na Friday daw nangyari yung crucifixion ni Christ at sa 13th day of the month daw naganap yung The Last Supper at yun yung time na nabitray siya. Hala, oo nga no! Para ang malas talaga ng number 13 sa kanong Friday. Ito pa! Sa tarot card daw, yung 13 card is death. Tapos, kapag nabunot mo daw yung death card sa Friday the 13th, may masama daw na mangyayari sa'yo. Grabe yan, ate! Ayoko na makinig sa'yo! Kinikilabutan ako! Hala, yun o. Hala, may katubig na yun. Hala. Kaya nga sabi ko, mag-iingat kayo bukas. Baka madisgrasya kayo.
Opo, Mama. Gabi na, Jonah, Bella. Matulog na kayo. Baka malate pa kayo sa school bukas. Opo, Mama. Tatapusin ko lang po itong research ko. Jonah, alam mo ba? Historically, Friday pala nagbibitay ng tao sa Rome at England. Nakakatakot, no? Ate, tama na yan. Bahala ka na nga dyan. Tulog na ako. Good night! Good night, Jonah. Nako, baka may mangyari bukas. Friday the 13th, eh. Hala! Bayan, ate! Mag-aalmusal na. Hala! Napasobra yung tulog natin, Jonah! 6:30 na! Bumangon ka na dyan! Gising na! Jonah! Malilate na tayo! Oo na, ate! Hala! Bakit nawawala yung research ko na ginawa ko kagabi? Asan na yun? Jonah! Ginala mo ba itong laptop ko kagabi? Hala, ate! Nakita mo naman na una ako natulog kaysa sa'yo, ah. Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan, ah. Matanong nga si Mama? Mama! Binuksan mo ba yung laptop ko kagabi? Sabi ko na nga ba eh. Biyernes 13 kasi ngayon. Ang sakit! Hala ka, ate. Mukhang minawalis ka nga talaga. Una yung assignment mo. Tapos ngayon nalaglag ka sa hagdan. Naku, ate ha. Friday the 13 kasi ngayon eh. Naku ha. Baka nagkataon lang. Ang sakit tuloy ng likod ko. Ito, ang sakit dito. O siya. Mag-almusal na kayo. Bella, paglagay mo ako ng mait na tubig sa tasa at magkakape lang ako. Aray! Mama! Si Ate
ka na doon. Ako na maghahain ng pagkain para sa inyo. Ate, okay ka lang? Mukhang sunod-sunod yung malas mo ngayon ah. Pero buti nga sa'yo. Tinatakot mo pa kasi ako kagabi eh. Beh. Mama, oh, si Jonah! Inaasar ako! Oh, siya, tama na yan. Masama nag-aaway sa harap ng hapagkainan. Hmm. Kain na kayo. Pagalito niya niluto buti nga. Bella, lagpitin mo na yung mga kanainan natin. Jonah, maligo ka na. Susunod sa'yo yung ate mo mamaya. Opo, mama. Ganito pag normal na araw. O siya, hugasan mo na yan ha, at maligo ka na din. Late na kayo sa normal yung pasok sa school. Opo, mama. Sige na. Totoo kaya na minamalas ako ngayon dahil Friday the 13th? Una, nawawala yung research paper ko. Sinave ko naman yung kagabi, kaya hindi pwede mawala yun. Tapos, nahulog ako sa hagdan kanina. Hindi kaya nagkataon lang? Ang weird. Hindi naman ako ganito ka-clumsy. Hmm? Baka naman puyat lang to. Kung ano-ano na tuloy ang iniisip ko. Jonah. Sige. Mag-iingat kayo, ha? Opo, Mama! Para po. Mama, para. Mama, para! Para po! Ano ba yan, ate? Parang pati ako nadamay pa sa kamalasan mo. Kanina pa tayo dito. Tapos wala naman dumada ang masasakyan. Ang malas mo talaga. Pasensya ka na, Jonah. Kung malas na ako ngayon, tuloy, nadamay pa kita. Okay lang yan, ate. Sa totoo lang, ayoko talaga pumasok ngayon eh. Natamad ako. Oo yan, Jonah. May tricycle na. Parahin mo na, Jonah. Kuya, para! Hala! Ano ba yan? Malilate na tayo sa school! Hindi na tayo mapapasukin ng gwardiya! Ate, tutol naman, malas ka ngayon. At wala ka rin namang assignment. Mabuti pa, umuwi na tayo. Hey, naku! Tara na nga, umuwi na tayo, Jonah! Hmm. Bumili muna tayo ng pagkain para hindi na mabawi ni Mama yung allowance natin. Sige. Wait lang. Ha? Asan na yun? Yung asan yung pera ko? Nawawala! Hindi ko makita! Asan na? Baka nandyan lang. Asan na yun?
Nawawala! Nalaglag ko ata! Hala? Hala, saan? Tara na nga, ate! Umuwi na tayo! Malas ka talaga eh! Bakit kayo umuwi? Late na po kasi kami mama sa school. Kesa mapagalitan kami, umuwi na lang kami. Oo nga, ma. Kesa ipatawag ka sa school kasi late kami, eti umabsent na lang kami. Naku, ah. Aka na yung mga baon yung pera. Hindi naman kayo pumasok, eh. Eto na, mama. Yung kay ate, nawala pa niya. Saan nawala? Hindi ko nga po alam, mama, eh. Nahulog po ata. Hindi mo iniingat yung pera mo eh. Wala na nga tayong pera. Mama, akit muna ako. Matutulog na lang ako. Malas ako eh. Ate, pera na lang ako ng laptop mo ha. Mag-electrics na lang ako. Ikaw bahala. Basta, matutulog muna ako. Huwag mo ako istorbohin ha. Gisingin mo na lang ako pag tanghalian na. Okay. Ate! Ate! Ate, gising na! Gising na, ate! Gabi na! Kumain ka na, ate, sa baba! Tapos na kami kumain ni mama. OMG! Ate! Bakit? Ano yung nasa mukha mo? Pulang-pula! Ano yan? Ha? Bakit? Ano nangyari sa mukha ko? Ito, ate, oh, salamin. Oh, tingnan mo. Ha? Ano nangyari sa mukha ko? Pati ba naman sa pagtulog ko? Minalas pa ako? Ano nangyari dito? Mama! Yung mukha ni ate, pulang-pula! Ayan, baka na mukhang dugo yan. Nakatulog ka siguro na may cellphone sa mukha mo. Osha, bumaba ka na doon at kumain ka na. Ate Yo, may nag-chat sa GC natin. Makinig daw tayo ngayon ng balita sa radyo. Flash. Mga estudyante sa Santo Tomas High School ang isinugod sa ospital dahil sa panis na pagkain na naibenta sa kanilang school canteen. Kritikal ang kalagayan ng mga estudyante matapos makaranas ng pagkahilo, pagdudumi at pagsuka. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan patungkol sa balitang ito. Hala ate, sa school natin yun ha. At dun din dahil kumakain sa canteen. Buti na lang minalas ka, ate. Kung hindi, na-hospital na rin tayo. Oo nga, no? Bella, buti na lang talaga. Minamalas ka ngayon. Dahil kung hindi, ako mamalasin dahil sa nervyos. Action! 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 Ano-ana? So I can live it up and do it all again and again.